Let me remind you, recorded yung statement mo kanina. Kanina, nagkaroon kayo ng bypass. That was October 8. At sinundan ninyo at nasundan ninyo si Sergeant Mayo. Yun ang report ng team leader mo sa iyo. Your Honor, yung hot pursuit... Okay, totoo ba yun? Yes or no? Please repeat the... Ang sagot mo kanina kay Chair doon sa kanyang katanungan, based on the report of Lieutenant Susongko, nagkuhan sa iyo ng magbabypass operation yung mga tao mo, di ba? So, nasunod yung bypass operation. Hindi pala si Sergeant Mayo, si Atadero. Tama? Yes or no? That was the statement, yes or no? Lieutenant Susongko, Your Honor. Yes or no lang. Yun na ang report. Sabi ko, yun ang report ng team leader. Yes or no? Yes. Yun ang sagot mo kanina eh. Bumabaliktad ka agad. Ang aga-aga po eh. Yun nga. Di ba? So, nung in-report na yun, ang sumunod na report niya, based on what I heard in your answer to the query of the chairman, eh sabi mo, nakita na lang niya si Mayo. Tama? Tama, on the same day. Or are you retracting your statement? No, Your Honor. Based on the report of Lieutenant Susongko, nahuli nila si Mayo sa bangbang, Your Honor. And then, so, request clearance. It is very important sa isang investigasyon. Yes, Your Honor. Huwag mo akong turunan sa investigasyon, iho. Kasi ako naging head ng Inspector General at saka CIDG. Trabaho ko talaga yan. So, alin ang totoo? October 8, nahuli si Mayo? That was the report of my team leader, Your Honor. Do you agree with that, Lieutenant Susongko? Yes or no? No, Your Honor. No. Oh. Either of the two of you are lying. Exactly what I was saying. Yes. Kasi doon sa inyong sa coordination na ginawa mo, Colonel Olonan, on October 9, may bus operation yung coordination mo sa PDEA. Tama? No, Your Honor. Hot pursuit operation. Hot pursuit operation. Yes, Your Honor. Saan nagsimula yung hot pursuit? Kasi bago ka mag-hot pursuit, merong initial na pangyayari. Yes, Your Honor. Can I... Ano yung unang nangyari? Nagkaroon po kasi, Your Honor, ng follow-up operation sa Pasig, Your Honor. And then... Sa Pasig? Yes, Your Honor. Sa Pasig. So, anong operation dun sa Pasig? Kasi interesado ko rin ako dun. Dahil yun yung, according to my bubuwit, yun ang precursor na pag-iinggitan ninyo sa loob ng PDEG. Anong nangyari sa Pasig? Because of the... Anong nangyari sa Pasig? Anong because? Nagkaroon po ng follow-up, supposed follow-up operation, Your Honor. Yung initial ang tinatanong ko eh. Sabi mo, yung hot pursuit operation na kinoordinate nyo sa PDEA on October 9, ang incident na ang first incident noon which caused the hot pursuit ay nangyari sa Pasig. Tama? Yung sa Pasig, Your Honor, is follow-up operation. That was approved by the senior officers of the PNP, kaya po munta yung team ni Colonel Ibanez sa Pasig, Your Honor. Siya ang nag-raid doon. Yes, Your Honor. Oo. Na ikinagalit ni Colonel Gonzales. Kaya nagkaroon tuloy ng samaan kayo ng loob dyan sa loob. Yun naman ang katotohanan eh. Wala lang akong ebidensya na concrete evidence. Pero according to my bubuwit, yun ang nangyari. Pero yung October 9 na operation ninyo, hindi pala kay Mayo. Tama? Follow-up operation nyo also passing. Using Mayo as informant, Your Honor. Hindi. Yan na yung in-report nyo kay former Chief PNP na gagamitin nyo pa si Mayo para makahuli pa ng mas malaking isda. Tama? Yes, Your Honor. That was approved by my director. Yeah, I know. Through PNP's approval. Yes, I know.
But it was stopped by the former chief PNP. Kasi, kaya hinahanap ko si direct, former director ng PDEA, si Wilkins Villanueva. Kasi according to report, he was the one who called back the chief PNP, former chief PNP. Tama rin. I think you know that. Yes, Your Honor. We are interested for the Palop operation, Your Honor. Yes. So, anong nahuli doon? A certain Judin Francisco has... Ano nga ang effectos na nakuli roon? Drugs ba o firearms? Only firearm, Your Honor. Oh, sabi ko na nga ba eh. Kasi at the back of my head, parang nagko-cover up na kayo eh. Eh, siguro tama yung sinabi ni Secretary Abalos. Ngayon ko noon, napakinggan ko yung sinasabi niya. Ano kayang ebidensya meron? If I may, Mr. Chair. Just an interjection dun sa tanong sa ano. Yung sinabi niyong follow-up operation sa Pasig, ang primary target niyo dun si... Your Honor, yung trabaho na yon, ang may hawak ng intel packet is Lieutenant Colonel Ibanez. Is Colonel Ibanez around? Can you please join us, Colonel? Your Honors and Colonel, base dun sa report that the committee received, no, from the reports, the spot reports, the affidavits that was submitted to the committee, yung operation in Pasig was a mere serving of a warrant of arrest. Hindi naman trabaho ng PDIG yun, di ba? May warrant section yung PNP. So, naglalaro na naman sa isipan natin dito yung sinasabing alleged cover-up, di ba? At saka yung sinasabing in layman's lingo, Your Honors, yung palit-ulo. Kasi, bigla all of a sudden, meron kang 990 kilos of shabu na nahuli, tapos nag-follow-up kayo, yung follow-up operation nyo is just serving a warrant of arrest to a certain Mr. Juden Francisco. Your Honor, that was not the target, Your Honor. Ang revelation ni Mayo is bodega, Your Honor. Mas marami pang makukuha doon sa Pasig. And it was confirmed by Lieutenant Colonel Ibanez, Your Honor, na mas marami pa nga doon na makukuha sa Pasig area, Your Honor. So, because of the higher objectives and good faith, nag-proceed ang team ni Colonel Ibanez doon sa Pasig, Your Honors. Mr. Chair, ano ang nakita doon sa kwan, sa Pasig, sa bodega na sinasabi ni Colonel Ibanez? Your Honor, because of the cancellation of the operations, Your Honor, hindi na po natuloy yung operation na yun, Your Honor, and then yung napitas nila ay may warrant, Your Honor. But based on the revelations of Mayo and confirmed by Lieutenant Colonel Ibanez, it was a warehouse, Your Honor. So sa kagustuhan naming makakuha ng mas malaking objective, Your Honor, nag-strategize po kami para pumunta doon ng Pasig, Your Honor. And that was the report to you by Colonel Ibanez. Yes, Your Honor. Yun ang Juan. Kaharap po sa aming director, si Colonel Ibanez, na sinasabi niya nga po yun, Your Honor, yung mas malaking target. Doon. Now I understand. Thank you, Your Honor. Mr. Chair.